ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang tawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubaya nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapasaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda ng kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi nila Propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni Nahaling Ciro, Dario, Artaxerxes. At nayari noong ikatlo ng Adar, ika-anim na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Levitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila
ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At nang 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahayanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Good morning po sa inyong lahat. Tungkol po sa kalooban ng Diyos, ang ating mga pagbasa ngayon. Nananalaytay po ang temang ito simula pa noong linggo. Sabi doon, noong linggo, your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways.
At totoo naman, we cannot fathom the mind of God. Dahil nga Diyos siya at tayo na may hindi. Kaya ina-approach natin siya sa pamamagitan ng ating will, ng ating desire. Kalooban sa kalooban. Dahil naniniwala po tayong heart speaks to heart. This is how we try to make sense of how we stand before God. Sa panahon ni Esdras, nag-aalay sila. Malakihan, maramihan, lalo na kung malawakan din ang ipinagdiriwang. 100 toro, 200 tupa, 400 kornero. Kordero pala. At 12 kambing. Alam nilang nagagalak ang Panginoon sa kanilang hain kung ang usok ng kanilang mga sakripisyo ay dumidiretsyo sa langit. Sa mahal na poong Jesus Nazareno, wala nang mga ganitong paghahandog. Hindi na kinakailangan. Siya na mismo ang nagbigay ng kanyang sarili once and for all. Dito po natin nasulyapan ng mas maliwanag ang kanyang thoughts sa pamamagitan ng kanyang kalooban. Siya pala ang nagsakripisyo para sa atin. Sarili pa niyang anak. Ginawa niya ito dahil sa pagmamahal. Dito rin natin nasiglayan ng kanyang ways sa pamamagitan ng kanyang kahinahunan, pagpapakumbaba, at kagandahang loob. So ang sinasabi natin ngayon mga kapatid, sa pamamagitan ng mahal na poong Jesus Nazareno, nagkakaroon tayo ng idea. Bagamat hindi natin maintindihan, nauunawaan natin ang thoughts and ways ng Diyos na kaiba kaysa sa atin. Minarapat niya tayo kasing ituring na hindi na iba sa kanya, kundi sarili niyang pamilya. Ang sabi po niya, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Sa ganito po bang paraan, natin nakikita ang ating sarili sa kanyang presensya bilang kanyang ina at mga kapatid o mga namumulot pa rin ng mumong natatapon sa ilalim ng kanyang hapag. Nireclaim na po niya kung sino talaga tayo sa kanya. At hindi po kambing lamang ang ibinuwis niya para rito. Tanggap po ba natin kung sino tayo sa kanya? Ano pa po kaya ang mga humahadlang para mayakap natin ang lubusan ang totoo nating pinagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos na nilikha niya sa kanyang hugis at wangis? Hindi po kaya yung kaisipan pa ring matutuwa lamang siya sa atin kung marami at mabango ang usok ng ating mga hain? Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, ang pangaral ni Jesus at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman
o maunawaan ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Kanya upang makasunod tayo at maisabuhay ang Kanyang mga pangaral. Sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwin ang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atin nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang mga yumaunaway, magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Panginoon, minarapat mo nang kami ay maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng pananampalatayang aming ipinahahayag sa salita at gawa. Tulungan mo kaming isabuhay ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Makipagtipan tayo sa Diyos na kahanda na ang piging. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na aming minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng lahat ng mga obispo't kaparean at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga ipinagdarasal natin ngayon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya, kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapitapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, gayon ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala.
at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala, ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng mga bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa, pumayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.